Intentional at paulit-ulit na binangga ng barko ng Chinese Coast Guard o CCG ang BRP Teresa Magbanwa o MRRV 9071 na nakaangkla sa bahagi ng Escoda Shoal sa West Philippine Sea buhat pa noong buwan ng Abril. Ito ang inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Jay Tariela sa media nitong Sabado, August 31. Aniya pasado alas 12 nang magsagawa ng dangerous maneuver ang CCG 5205 ng China na nagresulta sa direktang pagbangga sa Port Bao o kaliwang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa na nakadaong lamang sa mga oras na iyon. China Coast Guard vessel 5205 carried out a dangerous maneuver resulting to its direct ramming on the Port Bao of MRRB 9701. Obviously, the Chinese Coast Guard vessel 5202 has ignored collision regulation because of such action. Maya-maya pa, makikita sa video na ipinresenta ni Tariela na dumiretso ang barko ng China at saka bumelta pa kanan para muling banggain ng starboard o kanang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa. It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. Sa kabila ng malinaw na kuha ng mga video sa insidente, naglabas naman ng pahayag ang Chinese Embassy na ang BRP Teresa Magbanwa umano ang siyang bumangga sa isang barko ng mga Chinese. Anila, illegal stranded ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal at ipinag-utos pa nilang alisin na doon ng MRB Teresa Magbanwa sa lalong madaling panahon. Samantala, bukod sa mga pinsalang natamo ng BRP Teresa Magbanwa sa makailang beses na pagbangga ng CCG, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente ito sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Lizen Morten, CLTV 36 News. We'll be right back.